Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwentuhan. NBA Action, April 1, Webes. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So first game natin sa araw na ito ay nakuha ng Portland Trail Blazers ang one-sided win laban sa Detroit Pistons sa score na 124-101. Si Damian Lillard ay gumawa ng 33 points, 4 rebounds at 10 assists, 24 points at 6 assists din si CJ McCollum, 16 points, 6 rebounds si Robert Covington, 14 points si Norman Powell, 10 points, 8 rebounds si Enes Kanter at 16 points off the bench naman si Carmelo Anthony. Sa Pistons naman ay 30 points si Jeremy Grant, 19 points at 7 rebounds si Hamed Diallo at 18 points naman si Mason Plumlee. Ang game na ito mga kaibigan ay naging dikit sa first half, ngunit pagpasok nga ng second half ay naging mainit ang Portland at na-outscore nila ang Pistons 73-49. Ang Blazers ngayon ay may record ng 29 wins and 18 losses at 13 wins and 34 losses naman ng Detroit Pistons. Next game naman ay nakuha ng Miami Heat ng close win laban sa Indiana Pacers sa score na 92-87. Si Duncan Robinson ay gumawa ng 20 points at 8 rebounds, 17 points din si Tyler Hero, 16 points, 8 rebounds at 7 assists all-around effort naman si Bam Adebayo at 18 points, 5 rebounds at 4 assists si Jimmy Butler. Sa Pacers naman ay 9 points at 14 rebounds si Sabonis, 15 points si Miles Turner, 11 points, 7 rebounds at 5 assists si TJ McConnell, at 14 points naman si Doug McDermott. Sa game na ito ang pinagkaiba ay ang free throw attempts ng magkabilang team. Ang Miami Heat ay gumawa ng 28 attempts sa free throw habang ang Pacers naman ay 12 lamang. Ang Miami Heat ay may record na ngayon na 24 wins and 24 losses at 21 wins and 25 losses naman ng Indiana Pacers. Next game naman ay nakuha ng Brooklyn Nets ang comeback win sa score na 120-108. Ang Nets ay pinangunahan ng 31 points, 6 rebounds at 12 assists si Kyrie Irving, 28 points din si Joe Harris, 17 points, 8 rebounds at 6 assists din si James Harden, 12 points at 8 rebounds din si Nicholas Claxton at 11 points, 6 rebounds at 4 assists naman si Blake Griffin. Sa Rockets naman ay gumawa ng 20 points at 6 assists si Kevin Porter Jr., 18 points si Daniel House, 14 points at 8 rebounds si Christian Wood at 14 points din si Kelly Olynyk. Isa nga itong comeback win mga kaibigan dahil lumamang na ang Rockets ng 18 points sa game na ito. Ngunit sa second half ay bumawi ang Nets sa pamumuno ni Kyrie Irving at na-outscore nila ang Rockets 63-40. Bad news nga lang mga kaibigan sa mga fans ng Nets ay dahil hindi na nga natapos si James Harden ng game na ito dahil sa hamstring tightness. Hindi natin alam kung paano niya ba ito nakuha. Bigla na lamang inanunsyo na out na siya sa game na ito. Sa ngayon ay hindi pa natin alam kung gaano ito kalala. Maghihintay pa tayo ng additional update ng medical staff ng Brooklyn Nets. Sila ngayon ay may record ng 33 wins and 15 losses at yan ay number 1 na sa buong Eastern Conference at 13 wins and 34 losses naman ng Houston Rockets. Next game naman ay panalo ang Dallas Mavericks laban sa Boston Celtics sa score na 113-108. Si Luka Doncic ay gumawa ng 36 points, 8 rebounds at 5 assists while shooting 11 of 15 sa field at 7 of 11 sa 3 points. Tumulong si Jalen Brunson ng 21 points at 5 rebounds at gumawa din ng 19 points at 8 rebounds si Kristaps Porzingis. Sa Celtics naman ay gumawa ng 25 points at 9 rebounds si Jason Tatum, 22 points, 5 rebounds at 6 assists si Kemba Walker, 24 points si Jaylen Brown at 17 points, 5 rebounds at 7 assists naman si Marcus Smart. Sinubukan pa nga ng Boston Celtics na humabol sa game na ito, ngunit masyado ng malaki ang nabuong kalamangan ng Dallas Mavericks sa first half. Mainit din ang outside shooting ng Dallas Mavericks sa game na ito. Sila ay gumawa ng 19 na 3 points at isa yan sa mga dahilan kung bakit nila nakuha ang panalo. Sila ay may record ngayon na 25 wins and 21 losses at 23 wins and 25 losses naman ng Boston Celtics. Panalo naman sa ating next game ang OKC Thunder laban sa Toronto Raptors sa score na 113-103. Si Mekhi Luka ay gumawa ng 22 points at 9 rebounds, 20 points at 12 rebounds din si Moses Brown at 17 points at 10 rebounds din si Isaiah Roby. Sa Raptors naman ay 31 points si Gary Trent Jr., 20 points at 10 rebounds si OG Anunoby at 18 points naman si Fred VanVleet. Ang ganda nga ng pinakita ng OKC sa 4th quarter ng game na ito, nalimit nila sa 14 points lamang ang Raptors. Kaya naman ang batang team na ito ay may record ng 20 wins and 27 losses at 18 wins and 30 losses naman ng Toronto Raptors. Sunod na game naman ay panalo ang Utah Jazz laban sa Memphis Grizzlies sa dikit na score na 111-107. Si Mike Conley ay gumawa ng 26 points, 4 rebounds at 7 assists, 23 points at 5 rebounds si Bogdanovic at 24 points, 7 rebounds naman si Jordan Clarkson off the bench.
Sa Memphis naman ay nagtala ng 36 points at 7 assists si Ja Morant, 18 points at 11 rebounds din si Kyle Anderson, at 16 points, 14 rebounds at 5 assists naman si Jonas Valanciunas. At dahil sa panalo na ito, ang Utah Jazz ay mananatili na hawak ang number 1 record sa buong NBA na 36 wins and 11 losses, at 22 wins and 23 losses naman ang Memphis Grizzlies. Natanggap naman ng New York Knicks ang masakit na talo laban sa Minnesota Timberwolves sa score na 102-101. Si Karl Anthony Towns ay gumawa ng 18 points, 17 rebounds at 6 assists. 24 points din si Anthony Edwards, 20 points si Malik Beasley at 18 points, 5 rebounds naman si Jaden McDaniel. Sa Knicks naman ay 26 points, 12 rebounds at 6 assists si Julius Randle, 23 points si RJ Barrett at 17 points, 5 rebounds at 4 assists naman si Elfrid Payton. Masakit ang talo na ito sa Knicks dahil hawak pa nga nila ang double-digit lead sa fourth quarter, ngunit hindi sumuko ang Minnesota at nanakaw pa nila ang panalo na ito. Ang Knicks ay may record na 24 wins and 24 losses at 12 wins and 36 losses naman ng Minnesota Timberwolves. Nakuha din ng San Antonio Spurs ang panalo laban sa Sacramento Kings sa score na 120-106. Si DeRozan ay gumawa ng 26 points, 5 rebounds at 7 assists, 18 points at 6 rebounds din si Derrick White, 16 points, 8 rebounds si Rudy Gay at 12 points, 6 rebounds at 6 assists naman si DeJounte Murray. Sa Kings naman ay 20 points si De'Aaron Fox, 14 points, 15 rebounds si Richard Holmes, at 18 points naman ang rookie na si Tyrese Haliburton. Ang Spurs ay may record ng 24 wins and 21 losses, at 22 wins and 26 losses naman ang Sacramento Kings. Next game naman ay panalo ang Phoenix Suns laban sa Chicago Bulls sa score na 121-116. Walang sagot ang Chicago Bulls kay Devin Booker na gumawa ng 45 points, 4 rebounds at 4 assists. 19 points, 14 assists din ang ginawa ng veteran all-star na si Chris Paul. Sa Bulls naman ay 24 points, 10 rebounds si Nikola Vucevic, 19 points, 10 rebounds si Thaddeus Young at 19 points din si Denzel Valentine. Ang Suns ay may record na ngayon na 33 wins and 14 losses at 19 wins and 27 losses naman ng Chicago Bulls. At last game natin ay nakuha ng Milwaukee Bucks ang big win laban sa Lakers sa score na 112-97. Si Giannis ay gumawa ng 25 points, 10 rebounds at 5 assists, 28 points, 8 rebounds at 6 assists din si Jrue Holiday, at 16 points, 6 rebounds at 8 assists naman si Chris Middleton. Sa Lakers naman mga kaibigan ay 16 points at 7 rebounds si Kyle Kuzma, 17 points, 8 rebounds si Dennis Schroeder, 15 points si Morris at 19 points naman si Montrezl Harrell off the bench. So ang inaabangan na first game ni Andre Drummond sa Lakers ay hindi naging magandang kinalabasan. Bukod nga sa nagtala lamang siya ng 4 points at 2 rebounds sa loob ng 14 minutes, nagtamo din siya ng toe injury sa game na ito. Third quarter pa lang nga ay lumabas na siya at hindi na bumalik. Nakita din natin na hindi ito makalakad ng mabuti pabalik sa locker room. Ang tanging good news na mahahatid ko sa mga fans ng Lakers ay negatibo ang resulta ng x-ray. So posibleng hindi naman ito malubha. Ganun pa man talagang minamalas nga ang Lakers sa mga injury ngayong season. Game na ito bukod nga sa mainit ang shooting ng Milwaukee Bucks, hindi din naging maganda ang shooting ng Lakers sa field. Wala nga silang sagot sa opensa ng Bucks. Kaya naman ang Bucks ngayon mga kaibigan ay may record ng 30 wins and 17 losses. At ang Lakers naman ay 30 wins and 18 losses. At yun lang po ang ating mabilisang update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!